Hi guys, welcome dito sa Rizal Taro. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Kung kanino energy lamang yung makukuha sa bawat reading. Nagkaroon kayo ng long-term relationship ng person na magaan yung loob mo sa kanya, you feel at home sa person na yun, pero nag-end din. Dahil sa misfortune, nagkaroon ng misfortune, and you're letting go. You're setting yourself free. Dahil nagkaroon na ng split, oh. Dahil hindi din nagtagumpay, nag-fail ang relationship na yun. Ayaw mo nang ma-stuck or mahirapan pa or mag-stay or mahirapan pa yung sarili mo. So, wala na. So, nag-end na. Nag-fail na relationship. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, and Sagittarius. Yeah, dahil nahihirapan ka lang guys and nagkakaroon ka ng insecurities dahil sa pagnanais mong bumalik at mawala yung options ng person mo, pero lalo ka lang nahihirapan sa suffer emotionally. Cancer, Scorpio, Pisces, and Taurus, Virgo, Capricorn, Leo. Apektuhan na yung self-esteem mo. Disappointments lang. Papala mo. And dahil sa third party, ay nagmumukha kang parang tanga, parang ganun. Wow. Pero meron new person dito guys for you. King of Pentacles and King of Cups. Yung totoong nagmamahal sa'yo. Na emotional sa'yo. And this is someone na magkakaroon ng new beginning sa inyo yung dalawa nito. And walang third party to. Hindi ka ilalagay sa third party ng taon to. Magiging mapagkatiwalaan mo to kasi King of Pentacles to and mahal ka niya. Emotionally mature na to eh. Pagdating sa relationship ay mature na to. And responsible lalo sa finances. And this person ay sent ng universe, may blessings. This is the blessings, no? Na sinent ng universe for you. Never-ending love. Never-ending blessings. Kasi hindi lang love yung dala nito sa'yo. Sa ganaan din. Masipag kasi to, madiskarte sa buhay, no? Maganda na yung estado sa buhay nito. Maraming pera, no? And mamahalin ka pa ng todo, totoo, at wagas. Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces, Scorpio.
intention ng King of Pentacles na to. Six of Cups. To offer this Knight of Pentacles. This long-term relationship sa'yo. Dahil sa nag-split na din naman kayo ng isang person. No? More information no? Dito. Intention ng King of Pentacles. A long-term relationship. And makasal sa'yo, guys. Nang siya ang magkaroon ng authority sa'yo. Na magkaroon ng rebirth, new beginning. So, siya to, nagkaroon ng split sa inyong dalawa. Pero ngayon, ay gusto niyang maibalik yung, or kaya ay mag-level up na, no? Kasi nagkaroon ng transformation. Yung, mas close na siya sa'yo, yung gano'n, mas close na kayo sa isa't isa, yun yung nais na mangyari. Mas malapit na yung loob nyo sa isa't isa. Yung mamuhay na kayo ng peaceful. Yung relationship nyo ay magiging peaceful na. And you will feel at home sa isa't isa na hindi kayo nag-aaway. Kung ba pang long term yung tumatagal talaga. Na seryoso to eh. Willing maging faithful sa iyo itong person na to. Seryoso tong person na to sa'yo. Nandun yung love. Ngayon dahil sa iba ka, no? Ngayon dahil sa compatible siya sa'yo. Magkasundo kayong dalawa. Na-feel niya yun na halos may mga may pagkakapareho sa inyong dalawa. Yung mga similarities na feel niya magkakasundo kayo na magiging peaceful and magiging masaya kayo together. Yung pareho kayo ng mga hilig, mga ganyan. Na. This is someone na ano eh. Totoo magmahal. Isa sa past person mo to. This is your divine counterpart. But, yeah, gusto ko niyang pakasalan para siya na yung may authority sa'yo. Siya na yung gusto niyo maging legal kayo. Gusto niya yung siya na yung kilalanin spouse mo, ganyan. Kumbaga, makilala na siya na spouse mo. No? Feelings niya ngayon towards you. Queen of Swords.
Wala naman siya sama ng loob. Nagkakaroon siya ng ano guys, with a four of swords dito, ng anxiety, no? Pero wala naman siyang putso, eh. Wala na siyang galit, no? And we have here the queen of swords in reverse. Hindi niya mapigilan yung feelings niya sa'yo, yung emotion niya, yung nararamdaman niya. Kasi, mahal na mahal ka na niya. And, nininervyos to ngayon. Kinakabahan. Masaya siya. Papasaya mo siya. Pagdating sa'yo ay mas parang ang light ng pakiramdam niya. Mas lalo siya naging energetic. Mas lalo siya naging active. Kaya gusto niyang makasal kayo para legal. Legal na kayo. Ganun. Feelings mo yun towards a person na to. Wow, minamanifest mo to guys. Pero yun nga lang, pinipigilan mo yung sarili mo. Maring restricted ka. Pinagbabawalan mo yung sarili mo. Kinokontrol mo yung sarili mo dito. Or maring hindi talaga pwede. Maring may dahilan. Pero, napapasaya ka ng person na to eh. Na para bang gusto mong gawin lahat para lang magkatuluyan kayong dalawa. You feel stuck with the Eight of Swords. You feel stuck sa person na to. Ha? Naalala mo pa rin yung masasayang moments niyo, mga ganun. Na you're happy with your person. So, ganun din siya. Napapasaya mo din siya. That's why minamanifest mo siya. And we have here the world. Mahindi pa na-accomplish dito guys eh. Hindi pa kayo nag-meet. Lalo na kung malayo kayo sa isa't isa. Merong hindi pa nangyari na gusto mong mangyari. Gusto mo mag-message tong person na to and makasal din kayo. Mag-level up yung connection nyo. Yung relationship na buuin nyo. And magkaroon na ng new beginning. Ano mo siya ng past life niyo kung meron kayong past life? What's this? Wish. Wish mo siya ng past life niyo. Pangarap mo siya. Dahil napaka-powerful siya ng past life niyo. Yung person na to. So, ano nangyari ng past life niyo sa inyong dalawa? Maring umasa ka dito sa past life mo sa person na to. Nais mangyari ng person mo sa inyong dalawa.
makarecover na siya sa disappointments and sa kalungkutan, sa pagmumukmuk, emotional sufferings, sa mga pagsisisi. Kasi inungkot siya ng konsensya ng Kristo. And magkaroon na ng stability sa inyong dalawa. And maging confident na siya. Or both of you. Na parang itong butterfly na nag-transform. Yung ganyan. Na maging independent na confident. Yung hindi na siya naka stuck sa past. Ano pa? Anong gusto mong mangyari sa inyo? Yun talaga. Magkaroon na yung movement, action. Maging active na yung buhay niya. Buhay niyo. Kasi past is past eh. Hindi mo na may pabalik yung past. Yung ngayon at ang future, yun yung importante. So yun yung mga pagbabago, changes, transformation. So anong pangarap niya mangyari sa inyong dalawa? Anong pinapangarap niya mangyari sa inyong dalawa? Stability to guys. I think ito yun. Liktad. Seven of Pentacles, the High Priestess, King of Swords, and Two of Swords. Two of Wands, and the Wheel of Fortune and King of Pentacles. Maging stable. Secured. Yung may tiwala kayo sa isa't isa. With the Wheel of Fortune dito, naswertihin kayong dalawa. Sa mga ambitions nyo, sa goals nyo. And maging mahaba pa yung pasensya, no? Sa pag-aantay, yung ganyan. Lalo kung pinapaantay ka na itong person na to, and still connected. Minamanifest ka niya eh. Gusto yung antayin mo pa siya. No? Kumbaga, this person, ay gusto niya mag-antay ka pa. No? Antayin ka niya, and still connected lang kayo. Energetically, yung ganon. Minamanifest ka niya guys na huwag kang wala ng pag-asa or hindi ka mag-give up. And with the King of Swords here, ay tinitigasan niya din yung puso niya. No? Dina-try niya nga maging strong emotionally. Na hindi magpadala sa emosyon niya. Maraming may mga responsibilities to guys eh. Nais niya magampanan yung responsibilities niya at pag natapos yun or na nagampanan niya na yung mga responsibilities niya ay gagawin niya na yung balak niya dito puntahan ka or to be with you. Clarification of the Wheel of Fortune. Ano ba yung nais niya mayari dyan? Matupad yung wish. Na magkaroon ng kasiyahan. You will be together again. Kasi nung past life niyo, maaaring nag-fail yung relationship niyo eh. Gusto ka ding paantayin ang person na to in this lifetime, pero may plano na siyang puntahan ka talaga.
Nung past life niyo, pinantay ka din niya. Pero mare, nag-fail talaga yun. And gusto niya makontinue yun sa lifetime na to. So that you will be together. Magkaroon na ng transformation. And matupad yung wish niya na makasama ka na niya, makapiling ka na niya, and magkaroon na ng reunion, yun, with the Three of Cups, celebration, kasi yan. Anong gustong sabihin sa'yo ng person mo? Gusto niya magkatuluyan kayong dalawa, magkaroon ng reunion, another new beginning, transformation, makapiling ka. May intention na nararamdaman niya sa'yo. Nag-uumapoy yung ganyan. Ano bang reason kung bakit pinapaantay ka pa ng person na to? Ang dahilan niya. With the Queen of Swords. And the Knight of Pentacles. Ay, yung mga goals niya, pangarap niya, guys. Yung mga ambitions niya to achieve great heights and to achieve a worldwide success. And magtagumpay siya sa mga plano niya sa buhay. That's why pagdating sa pag-ibig ay naglalagay muna siya ng boundary. Nung una niya muna yung pag-ipon, kumita ng pera, ano pa? Anong reason niya kung bakit kanya pinapaantay? May mga priorities siya, guys, or may option. May priorities or may option. May goals to, may ambition sa buhay. Pero sa kanya energy itong mahal na mahal kanya eh. Ano options niya dito? Ang person mo na to. Yun yung ambition niya, guys. Mga pangarap niya sa buhay. Wala namang third party ito eh. Next move ng person na to towards you.
Maaaring sabihin niya sa'yo dito, malalaman mo yung totoo. May sasabihin siya na hindi pa nasabi ng person na to sa'yo. About sa personality niya, na against yung religion niya or paniniwala niya, about sa estado niya sa buhay, about sa kanya. Para maging clear yung lahat. And then, na meron siyang obsessions, guys. Na meron siyang addictions. Nabuo yung loob niya. Maaaring na obsessed siya sa'yo. Yan yung sasabihin niya. Kaya, kahit na anong pigil niya, no? Kahit na anong pagpipigil niya sa sarili niya, dahil unahin niya muna yung mga pangarap niya, mga goals niya, ambisyon niya sa buhay, ay hindi niya kayang labanan. Ganon. So, sabihin niya yun sa'yo para manahimik na yung isipan niya, para matahimik na siya, para hindi na siya na-stress. Hindi na siya nagkakaroon ng anxiety. So, para nandun din yung nakukonsensya siya. Na pinapaantay ka niya. You know, mag-message to or mag-reach out sa'yo. Buo yung loob niya, sabihin niya yun sa'yo. So, ito na lamang guys for collective reading. Isang mga baguhan ba dito sa akin channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button ng Instagram na ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At pag-like naman po, pag-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.